Hi, my father accidentally deleted my intro. Kaya Maligayang Pagbabalik Manga Kakulits. For today's vlog we will be doing a gown hunting for my pictorial. Our journey begins at Binmalipongas Sinan Bitches. Sa Binmalay na kami kasi wala kaming mahanap na rental shop sa Lingayen. Meron naman sa likod ng palengke, kaya lang araw ng tinda ngayon. Maraming tao, busy streets ng Lingayen today. Eh, meron pang patay. So yun, sa Binmalay naman kami ngayon muna maghahanap. Tapos pag after Binmalay, Dagupan naman, update ko kayo ulit pag may nahanap na kami. So, andito kami ngayon sa The Bridal Avenue. It's closed again. But it's closed! Epic fail si lahat. Minahanap kami. Minahanap kami. Finally. Pero, ito na maganda. Face mask lang. Kami ni Sam ang maglalakad sa loob. Parang ganun siya sa gusto ko. Yung isa naman, yung unang tinray ni ate, yung mahaba yung sa likod. No? Mahaba siya, para siyang may train, super haba. So, ano, baby pink. Tapos yung second naman yung tinray ni ate. Yung mahaba yung sa, parang may parang props na sleeves. Maganda siya. Color gold. Nagustuhan ko siya kasi gold. Mahilig kasi ako sa yellow parang and gold. So, yun. The next stop naman is dito sa Tara of Piping M. Evangelista. Dito ako kumuha before ng ano ko, para sa prom gown ko. Kaya lang hindi natuloy dahil nga COVID. We're gonna go. Bye Papa. See you later. So here we go. Update. We're still waiting outside of the shop. Pabalik na lang kami kasi ang daming tao. Nagpapasukat ata sila. She agree guys, parang bagong gising tatay ko. Yeah. Nakataas yung buhok niya. Nahihiya ako mag-vlog dun sa isang shop kasi nga, ang judgmental tumingin ng mga nagpapasukat dun. Ang next stop natin? Sa Astrodome. May nakausap kasi ako. Ewan ko nga lang kung pwede siyang ipakita kasi nung sinend niya sa akin yung pictures, ayaw niyang isend ko sa ibang tao. Ewan ko lang ngayon. Tatanungin ko muna kung pwede bang i-video. Pero pipicturean ko for sure kasi isi-send ko kay mama ko. Pero hingi muna ako ng consent kung pwede siya ilagay dito sa vlog. A few moments later. So, tapos na yung sa Astrodome. Nagustuhan ko talaga yung gown na yun. Yun na yung kukunin ko talaga, yung gown na yun. Pero maghahanap pa kami para alam namin kung magkano yung budget. Yung gown, marami siyang ruffles sa palda niya. Tapos may mga flowers siya dito na parang daisies na sunflower. Tapos may mga beads yun. Tapos may parang mesh na pink na dito. Nag-drew. So, long sleeves siya na may lace. Lace siya. Maganda siya kasi yung mga gowns na pinapakita niya sa akin is mga binili niya from designers. Mga ginamit ng mga artista. Pero isang beses lang ginamit. Yun yung mga binibili niya. Yung sinuot ko, linagay na siya sa isang magazine. Sinuot siya ng isang model. 4 to 6 days later. Punta kami na Malimgas. We tried a bunch of gowns there. I tried this mocha gown and it's 2K ata siya, 2K yung gown. Maganda siya sa color ko, bagay siya sa akin. And then I tried another one which is this maroon one. I tried this one and then I liked it. I love the gown kasi bagay siya sa color ko. Mas pumuti ako actually. So yun, 2K din siya. Sa isang shop lang yan, sa isa Malimgas. Pero hindi ko kinuha yun. Nagpatahi na lang ako. Yung next na trinay namin is nasa back ng Malimgas. I forgot the name nung no pwesto nila. Pero I tried this bluish gray na gown. And I really loved it. Pwede siyang lagyan ng petticoat, pwede rin hindi. Mahaba yung train niya sa likod. So I rented that one that costed 3,500 siya. So it's not bad kasi we thought na baka 5K, 6K yung gown, pero hindi, it was worth the price. And then second na trinay ko doon is yung green na fitted na gown na parang Catriona gray inspired na gown.
I did not like it because it's itchy. Di ko talaga siya bet. Pero maganda yung design ng gown if only hindi Catriona inspired. But it's nice naman, as you can see. It hugged my curves very well, pero maluwang pa siya ng konti. So, yun. Third naman na pinuntahan namin sa Malimgas. I kind of forgot the name. Ilalagay ko na lang dito pag naalala ko yung name. So, itong pangatlong pinuntahan namin. First na trinay ko na gown there is this rose gold na gown. Ano siya, fitted siya na may gems dito na parang off-shoulder vibes. And then, may slit siya. Tapos yung may detachable na palda dito sa baba na ikakabit siya sa waist mo. It was nice, pero hindi siya pasok sa theme ko. Then, maganda yung kinakabit, pero hindi ko bet yung sa top niya kasi hindi ko mataas yung kamay ko, like nakaganyan lang ako. Hanggang dyan lang yung pwede ko itaas sa kamay ko. So, it's a nene for me. And then the next naman na trinay ko doon, bilog yung padding niya dito, hindi ko bagay. So, yun. So, it's a nene for me. The color is great, I guess. So, yung sumunod naman is this nude color na off-shoulder with floral na design. Very nice. I like the design. I really do. Kaya lang, I do not like the color. Parang hindi niya fina-flatter yung color ng skin tone ko. Pero it's nice though. It's really, really nice. Pero hindi ko siya talaga nagustuhan. So, yun lang yung tatlong trinay ko dun sa shop na yun sa Malimgas. 3 days later. So, third day for today na naghanap ng gowns. Kaka-uwi ko lang. Andito si Len Len with me. Ah! 1, 2, 3, go! Na! Ichi, ni, san, na! Arigato! LSS na kami. Kaka-TikTok. Ang first stop namin kanina na naghanap kami ng gown is sa Lingayen. First gown na trinay ko kanina is this gold. Shiny, glittery na gown. Fitted siya. And ang price niya ata is 1K. Stantly, hindi ko siya bet kasi makati yung glitter niya. Sinuot ko siya. Yung glitter niya, gumagasgas siya sa balat ko. Pataas pa lang sa legs ko, nagagasgas na yung hita ko, nagagasgas na yung braso ko. It's a no. So yun, una yung gold. Tapos may rose gold version siya. Mas fitted yun kasi dalawang sizes nun eh. Yung gold na ang available lang na size niya is medium. Yung rose gold naman, small. Maganda yung fit nung small, kaya lang very uncomfortable siya. Kaya yung pink, fitted din just like the gold. Parehas lang silang dalawa. Iba lang yung size. Parehas silang makati at nakakagasgas. So, no. Reject agad. Sumunod na gown is itong pink na ball gown na floral siya. Trinay ko lang siya for the sake na hinanap-hanap nila. Like, grabe. Kasi yung mga gowns nila doon is nakalagay sa mga malalaking container, yung may lock sa gilid. Per color yun, may nakalagay na violet, purple, blue, pink, red, yun mga yun. Lahat yun kinarkal nila para lang matry ko yung isang gown. Isang gown lang, kaya sinuot ko na. Kasi nakakahiya naman kung hindi ko susukatin tapos naghanap sila ng bonggang-bongga. Ito, yung itsura niya, floral design, ikaw bet yung dito sa taas, yung sa top niya, parang off-shoulder moment siya. Hindi ko bagay. So, no agad. Ang sumunod naman doon is parang blue version niya, pero mas maganda. Para sa akin, mas maganda siya kaysa doon sa rose gold or pink. Sky blue naman, parang off-shoulder din na may strap dito sa taas. Tapos parang see-through ng konti sa may cleavage. Maganda siya, floral din. Kaya lang, meron na kasi akong sky blue or parang may blue na kasi akong gown na rinet. Kaya hindi ko siya kinuha. Pero maganda siya, ball gown din. So yun lang for Lingayen. Yun lang yung napunta namin sa Lingayen. Ang sumunod naman is yung sa Binmale, yung sinabi kong sarado. Like a few days ago, yung sinabi kong sarado, yung sa Bridal Avenue. Nandito kami ngayon sa the Bridal Avenue. It's closed again. But it's closed. Bukas na siya. Ang first na trinay ko doon sa Bridal Avenue. Itong pink, baby pink na gown na may gold accent sa harap. Ang ano ko lang kasi, masyado siyang see-through dito sa taas. See-through niya, like, kitang-kita yung zozo mo sa loob. No agad siya kasi, una, hindi pwede kay mama kasi masyadong showy. Pangalawa, ayaw ng stepdad ko. Pangatlo, no agad yun sa tatay ko. And pang-apat, very conservative ang family ko.
Yung pangalawang trinay ko doon is baby pink din actually. Dalawang baby pink trinay ko lang doon, tapos umalis na ako. Yung pangalawa, floral siya, maganda. Parang fairy-like din siya na gown. Okay lang siya para sa akin. May pagka see-through, pero tama lang. Di tulad nung isa, very showy siya to the point na makita mo na kinabukasan ko. Yung nakatakip lang doon is yung gold accents lang, yun lang yung tatakip sa kinabukasan mo. Makikita nyo na yung kaluluwa ko doon sa ano, doon sa yung may gold na accents. Pero yung isa kasi, pwede pa siya, hindi tulad nung isa. Maganda kumuha doon, magaganda yung gowns nila, like really really maganda. Ang problema ko lang is yung nag-assist sa amin, hindi siya very welcoming nung pumasok kami. Nung ina-assist niya kami, hindi siya friendly. Ayoko. Kaya no agad. Yeah. Alis na kami. Ayoko nang hindi friendly. So no. After doon sa Bridal Avenue, ang pangalo pinunta namin is sa Arellano. Ano ba naman yan, Len? Ang pinunta namin sa Arellano is Character 168. Isa lang yung trinay ko na gown doon, which is this green gown. Fitted siya na may parang flowy na tulle dito sa waist part. Na open siya dito sa harap. Tapos yung designs niya dito sa taas, parang hindi siya strap na design. Ano siya, parang yung clear na net. Tapos yung design niya na nakakabit doon is mga leaves na glitter. Maganda siya, pero mukha kasi siyang pang bridesmaid. Hindi siya mukhang pang pictorial. Yun ang problema ko doon, pero maganda siya. Next naman, pagkaalis namin doon, pumunta kami ng Malingas. Ang pinunta ko kasi sa Malingas originally is titignan ko lang yung pinatahi ko na gown kung may progress na. Pero wala pa daw, hindi pa nauumpisahan. So ang ginawa ko na lang is pinaiba ko yung gusto ko na itsura kasi parang hindi ko na nagustuhan yung unang pinakita ko na gown na papatahi. So pinalitan ko with secret na yun, hindi ko na muna papakita. Surprise na lang sa susunod na vlog siguro or sa behind the scenes ng pictorial. Tapos while walking sa ano, sa Malingas, I saw this. Hindi ko alam kung paano ko i-explain. Para siyang white na gown sa loob na may tulle sa labas na black. Tapos may mga shiny na gold glitters. Tapos may parang off-shoulder siya dito. Parang off-shoulder na sleeves. Tapos strap. Pumuti ako dun nung sinuot ko yung gown. As you can see, pumuti yung skin tone ko. Maganda siya, pero hindi ko muna kinuha. Tapos yung pangalawa naman na trinay ko doon sa Malingas is this purple na tube na gown. Maganda yung color niya na yung pagka-purple niya, very vibrant. Tapos yung parang maroon na flowers, nagko-contrast siya doon sa purple na gown. Kaya maganda tignan. Ang sabi, pwede daw gawan yun ng ano, parang off-shoulder na sleeves na mahaba. Para mas mukha daw ano, fairy-like. Very flowy yung baba. Sige, kaya mo yan, girl. Nakikita niyo yung babae niyan? Nakikita niyo ba siya? Tignan na ako ng mangga! So, yun yung pinuntahan ko sa Malingas. Yun yung mga nag-try ko doon, which is dalawa. Last namin pinuntahan is yung sa City High. Siyempre, hindi ko naman na ipapakita sa inyo kasi yung gown na yun na siguro ang secret ko for you guys. Yun yung gusto kong hintayin nyo para sa next vlog ko, which is a behind the scenes ng pictorial ko. I hope you stay tuned for that kasi maganda yung gown na yun. Those are two gowns. Surprise ko na yun sa inyo. Tapos surprise na din yung pinatahi ko. So, tatlo. Tapos lang gown hunting ko, guys, kasi nakahanap na ako ng 4 gowns. Tapos plus 1. So, naging 5 outfits ko. May 5 na akong ano, gown. So, congratulations! So, that's it for today, guys. I'll see you on my next vlog. Maganda yung susunod kong vlog. I promise you. Pero baka next month pa yun. Don't forget to subscribe to her Challenge! 1, 2, 3, go! Don't forget to subscribe her channel. Like the notification. Like the video and then click the notification. Okay, guys. Stay safe. Keep smiling. And I'll see you on my next video, guys. Bye! Heart ka din.